guys! For today's video, magluluto tayo ng sinigang na bangus na may hipon. So, ito pala yung mga ingredients ko. Siyempre, meron tayong bangus, boneless bangus, at saka hipon. Then, meron tayong Chinese kangkong, gabi, labanos, sili, bawang sibuyas, kamatis. So, pwede kayo magdagdag ng gulay niya, sitaw at talong. Kaso nga lang, yung talong wala namang kumakain. So, meron tayong norsinigang. So, pinili kong hihipo na lang na norsinigang ang pipiliin ko. So, ganyan lang. So, masarap ang sabaw nito, guys. So, bago kayo sabihin sa inyo kung paano tulutuin, paki-subscribe ng aking channel at pahit na ng bell para updated din kayo sa sunod ko pang mga video. So, nang dahil sa kasirola ko siya ilulutuin, naglagay na rin ako ng kunting langis, panggisa ng bawang sibuyas, at saka mahinang apoy. Mamaya-maya na natin palang ano. So, ilalagay ko na yan. Gigisa muna natin sa bawang sibuyas. So, guys, yung ating langis ay maliit lang dapat, ha? So, manipis yung kasirola ko, kaya parang nag-usok-usok agad. So, syempre, ilalagay na rin natin si sibuyas. Ayan. So, medyo malilim dahil walang ilaw dito sa lutuan. Nilipat ko sa salas yung ilaw. So, alam na, pag medyo brown na yung ating bawang, ilalagay naman natin si kamatis. So, bahala na ko kayo kung gaano kadaming kamatis niya. Basta't gusto ko sa sinigang na medyo may kulay. Yan. So, dahil andyan na yung ating mga kamatis, so, ang ating apoy ay palakas-lakasan natin. Yan. Pwede na yan. Pagkagisa na natin sa bawang sibuyas at kamatis at medyo lumambot na si kamatis, ilalagay naman natin si gabi. Dahil pagkalambot ni gabi, dudurugin naman natin si gabi dyan mismo. Yan. Parang ating sinigang ay hindi parang tubig lang, kundi medyo malapot siya at juicy. So, nag-crave ako, guys, kaya niluluto ko talaga to. Ayan. So, meron pa rin ako natiyang kalahating gabi dito. Ayan, mamaya ko siya ilalagay kasama sa radish. Hindi ko pala nasabi sa inyo yung tubig kung gaano kadami. Nagdepende yun sa bangos na ilalagay nyo dyan at saka sa hipon ay hihalo nyo. So, naglagay ako dito ng 6 na baso na tubig. Ayan. Diba? Ang ganda ng sabaw. Medyo may kulay. Papakuluin lang natin yan. After kuluin yan, ilalagay na natin si radish at saka yung natitirang gabi kanina. So, kulong-kulo na siya. Lalagay natin si radish. At syempre, after radish, ilalagay na rin natin si isda. Kasi ang isda natin bangos, mabilis lang yan maluto. Lalagay natin si isda at saka si hipon, diba? Bigla kasi talaga ako nag-crave nitong sinigang na to, kaya bumili talaga ako for today's video para makahigop ako ng sariwa namang sabaw. So, yan. So, hintayin natin, guys, kumulo yan. After kumulo yan, maya-maya. Ayan na, kumukulo na ang ating sinigang.
Diba? Ilalagay na natin ang ating ano. Pampalasa. Siyempre guys, titikman natin, 'di ba? Titikman niyo kung masarap. Huwag niyo iubos agad yung isang sachet. Baka kasi mapaasin nang masyado kaya tikman-tikman muna natin. 'Di ba? Ating sikreto, mag-add tayo ng bichin. Kunti ng bichin. Hindi ko masyadong inasiman dahil si Sab ay, baby Sab ay nakain ito eh. Ayan. Ang bichin ay hindi sachet ha. Isang buong sachet, kundi patak-patak lang. Ganyan. Then, ilagay na natin si sili. Siyempre, haluin mo ng kunti. At saka, titikman mo ulit, syempre. Perfect na siya. Mag-add pa ko ng kunting ano? Kunting bitchin. Hindi yan maraming bitchin, guys, ha? Dahil yan, kita nyo naman, patak-patak lang yan. Malit lang butas eh. So syempre mag-add din tayo ng kunting asin, 'di ba? Luto ng ating hipon at saka yung bangus. Diba? Ayun yung bangus. Ang ating bangus. Oh. So nalimutan ko pala yung okra, sorry na. Ilalagay na natin si kangkong. Papakuluan lang natin siya ng saglit lang. Dahil ayang kangkong, bawal ma-overcook. Diba? So guys, luto na siya guys. So kainin na for lunch. Thank you for watching.